Yo mga idol, kamusta? Sportstalk PH nga pala. Ang opinion ni Donaire, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sportstalk. So habang naghahanda nga po ang ating pambato na si Filipino boxing legend, former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr., para sa kanyang world title fight kontra Alexander Santiago na gaganapin sa undercard ng mega showdown ni Errol Spence Jr. at Terence Crawford sa July 29, ay natanong po ito kung sino sa palagay niya ang mananaig sa bigating sagupaan sa July 25 sa pagitan ng Japanese monster Naoya Inoue at ng Unified Super Bantamweight World Champion Stephen Fulton. Bagamat po natalo ng dalawang beses si Donaire ni Inoue ay hindi ito naging bias sa kanyang sagot. Ayon po kasi kay Nonito ay dahil umano si Inoue ang aakyat ng timbang at si Fulton naman ang kampyon, kaya naman papanig umano siya kay Fulton ng bahagya na ito ang mananalo. Paliwanag ni Donaire na kailanman daw kasi ay wala pa umanong nakakalaban si Inoue na katulad kay Fulton. Bukod dyan ay sa palagay niya umano ay masyadong gutom si Fulton at excited daw talaga ito sa laban kasi si Inoue umano ang pangalan na kailangan ni Fulton talunin upang lumaki ang kanyang pangalan at mabigyan siya ng pansin sa sports ng suntukan. Kahit po kasi isang undefeated unified world champion na si Fulton, ay maliwanag naman na hindi pa ito gaanong kasikat at nabibigyan ng pansin. Kaya naman si Inoue ang magiging kasagutan upang maging maingay at matunog ang kanyang pangalan sa larangan ng boxing. Pero para naman sa mga lehitimong boxing fans, ay alam talaga nila kung gaano kagaling itong si Fulton. Kaya para kay Donaire ay ang bakbakan umano sa pagitan ni Inoue at Fulton ay ang isa sa dapat abangan at huwag papalampasin na sagupaan. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila na puno at sumabog na nga po ang undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez sa walang tigil na pagbabatiko sa kanya ng mga fight fans. Kaya naman hindi na nito napigilang pangmurahin ang mga ito at sinabing mga mother F daw ang mga ito. Banat pa ni Canelo ng pagalit na hindi niya daw kailangan maghanda ng gusto sa kanyang mga laban dahil lagi naman umano siyang nakahanda kahit may laban man o wala. Hindi natin maikakaila na kahit papaano ay nagkakaroon na din ng epekto sa mentalidad ni Canelo ang mga pambabatiko sa kanya ng mga fans dahil pumapatol na siya ngayon sa mga ito. Lalo pat ginagatungan din ng mga kapwa niya professional boxers and promoters ang batiko sa kanya. Gaya na lang ng sinabi ng dalawang promoters na may hawak sa kanya dati na sila Oscar De La Hoya at Eddie Hearn. Ayon kasi kay De La Hoya ay bagamat may edad pa lamang na 33 years old si Canelo, ay mukha na daw itong 40 anyos nang dahil sa ang bilis daw nitong nalaos. Habang si Eddie Hearn naman ay ngayon na nasa PBC Promotions na si Canelo, ay sinabi naman nito na hindi daw lahat ng laban ni Canelo sa ilalim ng kanyang Matchroom Boxing Promotions ay nagtagumpay dahil ang iba daw dito ay nalugi. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy, nakasertifikasyon ng arroz na tinuon, kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon, mga Pinoy na ating pambato.